Ballita. Señor Ballita. 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 Hola, señor, señora. Hello, everyone. Ayan. Kami po ang inyong makakasama sa ngalan ni Senyor Ray Pacheco. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Samahan niyo po kami ni Partner Mara. Isang oras ito, mga kapatid, sa himpilan hanggang alas 4 ng hapon. Mm-hmm. Siyempre, tayo pa rin ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV na Aliu 23, mm-hmm, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 at GMA Affordable Box Channel 32. Yan, at available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na iscan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang Aliu 23. Ayan, syempre bago ang lahat, batiin muna natin ang pinaka young and beautiful naman talaga, diba, na ating DWIZ HR manager, si Miss Anna Cansino. Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Yan, happy birthday po at sa lahat ng nakikinig sa atin at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na yan. Happy, happy birthday sa inyong lahat dahil it's love month. Naman. Diba? Mm-hmm. Iba't iba talagang ano, pasabog at pakulo na naman ang mga couples dyan, yung mga single. Okay, may plano na ba kayo ng best friend mo? Ay, yung best friend ko wala pa kasi friend lang kami. O, hindi dapat ginagawa ng ano, mga bagay na walang label. Di ba, partner? Kayo ba? Ah, kami kasi ng friend ko, nung bestie ko, meron na. Ay, taray. Ay, kailan yan? Exact na, ano? Oo, wag tayo papayag na 15 tayo i-date ng mga asawa kasi natin. Ha? Kasi ang mga 15 po ay may condo. Hindi po may bahay. Ay, alam na kung saan yan dinadala, wala. Correct. Oo. Rental, no? O hindi po, disclaimer, hindi po totoo yan. It's just a joke. Mga K. Oo, talagang ano yan. Kapag daw kasi, di ba, kapag daw kasi sinasabi, oh, wag kang papayag na February 14, hindi kayo lalabas ng boyfriend mo, ha? Kasi ang mga nilalabas ng February 15, hindi sila may bahay, may condo sila. Para kami ng friend ko, hanggang ano lang kami, bahay lang. Oo. Oh. Kasi ang tawag nito, hindi. Ito naman. Oh. Iba na yung ano niya eh, no? Mm-hmm. Pero ano lang tayo, mga pasyal, ayan. Yes. Dahil nga, naku, pag ganitong palapit na yung Valentine's, nagmamahal na din ang mga bulaklak. Kasi diba? Love month nga, mahal. Oo. Wow. Ano yan? Anong tawag dyan? Mga line? Ano pick up lines? Ah, yeah, pick up lines. Ayan. Nakakatuwa naman, no? Pero dyan sa Dangwa, ayan, marami talaga dyan mga ano, bulaklak na ibinibenta, diba? Oo, all mura dyan. Saan yan sa, kundi ako nagkamali dyan sa may malapit sa UST? Tama ba ako? Diba, be? Oh, diba? Doon yun. Pero yung Dangwa kasi, please, hindi ko alam kung please talaga. Pero nadadaan ako siya kasi diba sa Sampalo ako nakatira dati. Ah, kay sa bagay, malapit lang doon. Nadadaanan yun talaga yung anuhan ng mga bulaklak, yes, no? Correct. Ayan, pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan at syempre sa mga malalaking balita, bago ang ating ano, pasada balita, heto na muna, tanggap tayo ng pag-uulat sa labas ng himpilan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakakuha ng bilyon-bilyong investment pledges sa mga Japanese firms. Ang buong detalye niya ni Ate di Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakakuha nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bilyon-bilyong pisong halaga ng investment pledges mula sa mga kumpanya sa Japan na gumagawa ng mga electronics. Ayon naman sa economic team ng Pangulo, inaasang lilika ito na mahigit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sa roundtable meeting na pinangunahan ni PBBM, nangako ang mga negosyante na plano nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Nabatid na ang aktual na halaga ng investment commitment ay bukas para malalaman Pebrero at 10 sa isasagawang signing ng letters of intent ng mga Japanese companies. Sa kanyang talumpati naman, ipinahawatig ni Pangulong Marcos na hangad niyang maging regional hub ng mga printer wiring harness at iba pang electronic items ang Pilipinas. Kabila naman sa mga dumalo sa meeting, ang mga matatas na opisyal ng Japan Aviation Electronics Industry, Yasaki Corporation at iba pang malalaking kumpanya.
Tapos patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totoong lakas. DWIZ nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Patrol 13 Gilbert Perdes. Ito, partner, ha? Update naman muna tayo. Oo, partner. Dito sa nangyaring lindol, grabe to. Ay, oo, partner. Ito nga, kanina, nireport ni Sir Jopel, yung Patrol 17 natin, 1,200 aftershocks. Grabe. Ang nangyari. Mm-hmm. Ito, partner, ito, pasadaan ko na to, no? Tuloy-tuloy pa rin nakararanas sa mga pagyanigang Davao de Oro. Isang linggo makalipas ang magnitude 6 na lindol noong primero ng Pebrero. Sa talaan ng Philippine Volcanology and Seismology o PVOX, pumalo na sa 1,251 ang kabuuang paggalaw o mga aftershocks. Naku! Mm-hmm. Delikado yung mga ganito, partner. Correct. Nasa 1.3 hanggang 4.5 magnitude range ang naramdamang aftershocks doon at umabot sa 87 o 87 ang plotted earthquake habang 3 ang felt earthquake. Grabe. Nahitala naman sa 15 kilometers ang lalim ng lindol at natukoy ang epicenter sa New Bataan, Davao de Oro. Nakikita mo ba yung mga larawan na isinishare natin dyan sa TV at syempre sa social media? Mm-mm. Grabe yung impact. Kita mo yung pinsala, no? Yung sa mga convenience store. Partner, hindi lamang yan kasi napanood ko kahapon. Hindi lang. Dito lang tumama yung pinaka-epicenter talaga ng lindol ay dito sa New Bataan. Mm-mm. Pero sa iba't ibang bahagi ng Davao de Oro, nakaramdam din sila ng pagyanig at sobra pala talaga yung ano, yung ang tawag nito, yung pagyanig sa mga lugar na yon. Kasi yung mga gusali talagang bumagsak. Kunyari ito yung first floor. Yan, limang palapag talaga parang bumaba. As in yung bagsak na. Ang lakas pala nitong magnitude 6, no? Eh imaginein mo pa, partner, yung 7.8 na lindol sa Turkey. Ay, oo, diba? Grabe. 15,000 na yung ano. Nasawi. Oo. Diba? Parang netong ano, sabi nga din ng PVOX, diba, nung mga nakaraang balita natin, netong linggo lang yan eh. Sabi niya, paghandaan na rin daw yung debris. Ito na nga yan, partner. Okay. Nandito na nga yan. Sabi nga, binigyang diin naman ni PVOX, ni PVOX sa na Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOX na mahalagang maging handa ang publiko sakaling tumama ang malakas na lindol. Sa panayam nga ng DWIZ, sinabi ni PVOX Director Teresito Bacolcol na malaki ang tulong ng earthquake drill na isinasagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ganun din ng social media upang mapataas ang kaalaman ng publiko to, partner, kaugnay sa mga dapat gawin tuwing may lindol. Iginiat pa ni Bacolcol na nasa Pacific Ring of Fire ang Philippines, ang Pilipinas. Kaya hindi maiiwasan ang mga pagyanig, gayon din ang tsunami. Kailangan natin paghandaan. Make sure that the building codes are strictly followed. Also, preparedness must be done at all levels. Start dapat yan sa family natin. We have to make sure na handa tayo sa pamilya natin. Meron tayong mga go bags. And we know what to do, especially during the first 24 hours of an event. Yung disaster preparedness is not just the business of PVOX. It's everyone's collective duty to prepare. Ayan, partner, yan ang tining ni PVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam niya sa DWIZ. Grabe, no? Kung pag-uusapan natin tong the big one, talagang posible. Mm-mm. Posible siyang mangyari dito sa Pilipinas. Kasi sa Turkey niya hindi mo inaasahan. Kasi yung karaniwan na tinatamaan na itong tsunami at saka yung mga lindol, Japan, yan. Yan talaga targeted, yan eh. Very prone ang Japan prone na talaga sa lalo na sa tsunami, di ba? Kasi dyan yung mga napapabalita talaga ng mga ganyan eh. Pero kung pag-uusapan natin itong the big one, posible siyang mangyari talaga. Dito kaya dapat talaga, tama yung sinasabi ng ating mga eksperto, dapat maging handa, alerto, kahit anong oras at panahon, dahil hindi mo nga naman talaga ma-distinguish kung kailan tatama o hindi. Correct. Diba? Yung the big Ayan. One. Kaya ako nagpo-phone, partner, kasi tinitingnan ko yung ano ba yung expected magnitude ng the big one. Mm-hmm. Sabi dito, the big one is a hypothetical earthquake of magnitude 8 or greater. Ang lock.
Imaginin tas, mo ha. Alam ko meron na tayong naitalang magnitude 7 eh. 7 pa lang yun. Sige, diba? Mamaya ipapa ano ko nga. Ito nga sa, ano, sa Turkey and Syria, diba? 7.8. Itong yan, the big one. Papunta na dun. The big one ay 8 or greater. Paano kung 12? Sino matitira? Oo, wala diba? Na. Kasi ano yan eh. Kasi when you say greater, it's indefinite eh. Hindi sinabi na 8 to 10, 8 to 9. Eh yung 7 nga na nakikita natin, di ba? Na nakikita nating pinsala nitong earthquake 7.8 pa lang. Oh, yan, dami nang nasawi. Yun ngang... Hindi pa yan tapos. Hindi pa. Kasi ano yan eh, parang continuous na ano eh. Hindi pa na-identify yung ibang... Katawan. Correct. Na nasa ilalim pa rin ng ano, mga gusan. Tataas pa yung bilang, kumbaga, di ba? Grabe. Oo, kaya nga, sinasabi ko to eh, yung the big one nga, no? Parang nakakatakot talaga kung iisipin mo, kung talagang lahat ng bagay i-overthink mo, isipin mo the big one. Paano kung mangyari totoo. Yung the big one habang nasa trabaho ka? Oo, paano hindi mo yung, kasi talaga ang tawag dito, may tawag dyan eh, hindi mo ma... Ang tawag nito, hindi mo malalaman kung kailan tatama yung lindol. Kasi ano yan eh, unexpected kumbaga. Mm-mm. Alam ko may naitala tayong magnitude 7 something dito sa Philippines eh. Mm-mm. Pero grabe din talaga yung pinsala. Hinahanap ko nga dito, kaya lang ang lumalabas kasi is yung Turkey nga, 7.8. Mm-mm. At grabe po talaga yung mga ano, yung pinsala. Alam mo yung parang nanonood ka lang ng mga ano, ng mga movies sa... Ano, mga 2012. Ganun oo. Yung ano ko doon eh, yung perspective ko. Oo, tapos makikita mo dito yung ano, yung bitak na daan. Mm-mm. Parang sa, ang tawag nito, parang sa mga highway, di ba? Sobrang grabe yung nangyari talaga. Parang inubos niya yung mga tao dun sa lugar na yun, no? Kasi correct. Alam ko yung mababa lang din yung populasyon dyan sa Turkey. Mm-mm. Hindi siya ganun kadami. Kaya sobrang nakakalungkot man isipin, di ba? Kaya alam mo ba, partner, naibalita na ba natin kanina yan? Si ano? Pero mamaya siguro, bababasa natin dito, mm-mm, report yan ni Patrol 11 eh. Mm-mm. Kasama yan sa ating, ano, dumating, mamaya na lang siguro, baka kasi, ano eh, medyo... Nandiyan na ba si Patrol 11? Kasi meron siyang pag-uulat regarding dito sa ating, ano, dito sa pinag-uusapan natin. Mm-mm. Pero ito, partner, may nabasa ko dito. The big one is a worst case scenario of a 7.2 magnitude earthquake. Worst case pa niya yung 7.2 ha. Nung the big one daw. Meron so ito na yung the big one sa Turkey. Nagko-cross-reference kasi ko nung mga binabasa ko. Oo. Sabi dito, yung kanina nga, pwedeng 8 and above yung ano daw, the big one. Pero dito, sabi dito, sa humanitarianleadershipacademy.org, di ko sure kasi kung alin dito yung reliable. Mm-hmm. Sabi dito, the big one is the worst case scenario of 7.2 magnitude earthquake from the West Valley Fault. So, 7.2 lang ito. Eh, 7.8. Diba? 7.8, yun nga eh. Mas malala yung naging epekto. Pero wag na lang sana. Oo. Diba? Grabe. Alam mo, mas hirap kasi ang Turkey, mayamang bansa na yan kung tutuusin. Mm. It's a developed country. We are a developing country. So, medyo kawawa ang gobyerno, kawawa ang mga tao pag nahitayin yung the big one na yan. Diba? Kasi talagang, alam nyo yun, kapag... yung mga maliliit nga lang na mga kalamidad, di ba? Parang kawawang-kawawa na madalas. Parang hirap na tayong makabangon, hirap na tayong maanuhan yung tama mga kababayan partner. Natin. Oo, pero partner, dahil nga pinag-uusapan natin na itong sa Turkey, regarding dyan, may pag-uulat sa labas ng himpilan. Response team na pinadala ng bansa, dumating na daw po sa Turkey. Ay, thank you, Lord. Ayan, ang buong detalye nga ni Ate Di Patrol 11. Tina Nolasco. Lumapag na bandang pasado, alas 12 ng tanghali kanina, ang interagency contingent na ipinadala ng Pilipinas sa Turkey upang tumulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol doon. Nabatid na binubuo ng 85 katao ang delegasyong ipinadala ng bansa sa Turkey mula sa Office of Civil Defense, Philippine Air Force, 505th Search and Rescue Group, Metro Manila Development Authority o MMDA, Subic Bay Metropolitan Authority at Department of Health, kung saan sumailalim ang mga ito sa briefing upang sumabak sa Emergency Medical and Urban Search and Rescue Operation na inaasahang magtatagal sa nasabing bansa sa loob ng 2 linggo.
Ito si Patrol 11, Tina Orozco, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Salamat Patrol 11, Tina Nolasco. Yan, at least dumating na. Oh. No? Kahit papano talagang, alam mo yung bansa natin, nakakatuwa yung effort sa mga ganyan. Dahil tayo, sa totoo lang tayo, nangangailangan din ng mga tulong. Although not this time. Mas may nangangailangan sa atin, di ba? Pero yung mga ganito, di ba? Best efforts, sabi nga nila. Best efforts pa rin ng ating bansa na magpadala ng tulong sa mga ganitong pagkakataon. Sabi nga dito, partner, mahigit 15,817 at tao ang namatay sa Turkey, Syria dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Pumalo sa inaasa na magdadagdag pa ito dahil marami pang hindi natatagpuan mula sa mga gumuhong gusali ayon dun sa mga rescuers. Yung ibang bansa naman, parang nag-ano sila na tutulong sila. Kumbaga sa mga rescue teams, yan. Katulad niyan, yung Pilipinas, nandoon na sa Turkey at sana talaga makita na yung iba pang labi na talaga namang nilamon nung gusaling mga bumagsak. Diba? Mga nasira. Exactly. Kabilang dyan yung bansang syempre, yung Pilipinas, United States, China, Gulf States, Russia, South Korea, Iran, Mexico, at iba pa. Sabi dito, at ang mga search team, pati na rin ang relief supply ay nagsimula nang dumating sa Turkey. Wow, thank you po. Nagpapatuloy pa din ang rescue efforts sa kabila ng mga naitatala pang mga aftershocks at syempre malamig na panahon. Ayan. O diba? Grabe yung grabe yung impact kasi nung lindol dun sa bansang yun eh. Talagang kung makikita nyo po yung mga pictures, talagang nagkalat din siya sa social media, makikita mo talaga na grabe. Sobra talaga yung idinulot na pinsala at saka pagkasira ng mga gusali. At yung mga pamilyang, pamilyang nasawi, di ba? Nakita ko nga dito, yung iba naman, makikita mo talaga yung mga bata, talagang may naipit na, pero buhay pa din. Yan, kaya nakikita natin dito, grabe. Kung nakikita niyo po sa mga ano niyo, sabi nga dito pray for Turkey. Meron nga ano, 'di ba? Meron daw Porter ata. Meron daw atang bata na hukay, bagong panganak pa. Oh my gosh. Ayun, grabe. Diba? Grabe nga. Oo. Pero ito, partner, naka-recover na ang dalawang Pilipinong kumpirmadong nasugatan. Sa ito, somehow good news to sa ating mga Pilipino, no? Nasugatan sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Ayon ito sa Philippine Embassy sa Ankara. Kasunod na rin ng sinimulang pagbisita nito sa mga lugar na naapektuhan ng nasabing lindol para mamahagi ng tulong at alamin ang kondisyon ng mga apektadong Pilipino doon. Personal na pinangunahan ni Ambassador Maria Elena Algabre ang anito'y initial mission nila para bisitahin ang mga Southeast Turkey na naapektuhan ng nasabing pagyanig. Una nang inihayag ni Algabre na nasa 248 Pinoy ang apektado ng naturang lindol. Ayan nga. Alam mo, hindi lang pala itong hindi lang ang nakaranas ng ganitong kalakas na lindol etong Turkey-Syria. Dahil last year din, mga September yan, nagkaroon din ng pagyanig dyan naman sa Taiwan. Magnitude 6.9 na lindol. Diba? Malakas. Pero hindi kasi lakas nito. Talagang 7.8. Pero grabe din pala, no? Kapag talaga magnitude 5 pataas, yan talaga yung may impact. Mga aftershocks. May mga aftershocks pa yan. Ito nga sa Davao de Oro din, diba? May pagyanig na nangyari din dyan. Correct. Ito nga yung sinasabi ko kanina, 1,200 aftershocks. Dito lang to sa Philippines, ha? At yung aftershocks na yon nagre-range po yung earthquake niyan sa 1.3 to 4.5. Tingnan mo, 'di ba? Napakalakas ng impact kasi tingnan mo ha, 1.3 to 4.5 earthquake range. Aftershocks lang yan. Dahil yung mismong lindol talaga na naranasan nila or naramdaman nila is magnitude 6.0.
Grabe. Diba? Kung isipin mo yung aftershocks pa lang, siguro kung nandun ka, wag naman na nandun ka. Diba? Yung pakiramdam ng aftershocks ay lumilindol na naman. E di every time na may aftershocks, yung takot mo, yung trauma mo na, oh, ayun na naman. Trauma talaga. Diba? Pinag-uusapan dyan, diba? Ayun nga eh. Sobrang hirap, sobrang... Ano, mahirap na naman dahil nawalan ka ng mga gamit, although nababalik naman 'yan dahil oo, nga ano. Yan. Pero yung ganitong sitwasyon, mahirap na 'yan, parang ang hirap nang isipin paano na naman ako magsa-start oo, over. Oo, 'yan, diba? Magsa-start, 'di ba? Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga tatalakaying mga balita, tsaka ito talagang pag-uusapan natin tong Turkey Syria. Bigyang daan muna natin ang ilang paalala ng ating hipilan sa oras na 3:25 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang Senyor Balita. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Alam! At nagbabalik po ang Senyor Balita. Kami pa rin ang inyong kasama at panandaliang humahalili. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Siyempre, sa ngalan pa rin yan ni Senyor Ray Pacheco. Ayan, pinag-uusapan nga natin yung lindol na nangyari sa Turkey, Syria. At siyempre, yung mga iba't ibang lindol na nangyayari din dito sa Pilipinas. Correct. Siyempre, ang hirap niyan, di ba? Okay na ba to? Oh, sige. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan regarding dito sa mga balita na atid natin, labas muna tayo ng himpilan! Metro Patrol Report! Unahin na natin si Danny Cruz mula dyan sa Malabon. Magandang hapon, Danny! Yes, magandang hapon. Bagong station commander ng Substation 2 sa lungsod ng Malabon, nag-courtesy call kay Kapitana Edna Valenzuela ng Barangay Tugatog. Ito'y may kinalaman sa mahigpit na direktiba ni Police Colonel Amante Daro ang patuloy na operasyon laban sa kriminalidad, partikular ang laban sa illegal na droga at illegal gambling. Ayon kay Police Captain Archie Arceo ng Substation 2, sa pag-uusap nila, tinukoy ni Chairwoman Valenzuela ang lugar na kritikal na dapat tutukan ng mga pulis kung saan itinatawid ng illegal na droga ang boundary ng Malabon at Caloocan. Ito ay ang Pasensya Street sa Barangay Tugatog. Sinabi ni Police Captain Arceo, sa karaniwang huli nila, ang mga nadadakip nila ay mga user at ito ay mga biktima lamang daw ng masamang bisyo. Usually victim yan. So na-influensyan sila, gumagamit sila. Nasisira yung kanilang buhay, ang edukasyon. At saka yung ano, yung gambling. So nakakasira rin yan ng, sa mga kabataan. Kasi yung gambling na yan, pag inula ka ng pera, pag nanakaw na ang isipin, para lang makapagsugal. So sa awa naman ng Diyos, nakausap natin ang ating kapitan at magandang aming pagtutulungan at pag-uusap para puksain ang mga kriminalidad na ito. Sa panawagan ni Kapitana Edna Valenzuela, nanawagan sa aking mga kabarangay na naway po iiwasan na natin itong mga bisyo na ito na nakakasira ng buhay, lalong-lalo na yung droga. Sa mga kabataan, na alam ko na may mga pag-asa pa para sa kanilang buhay, iwasan na natin po yan. Ang pagsusugal, marami po nagsasabi na pambili na lang ng bigas, isusugal pa. So, dapat nating isipin ang pamilya muna. Kasama sa pagpupulong na ito, si Kagawa Jet Trias, Committee ng Peace and Order, EXO Robert Escorial, at Barangay Council for Children Protection na si Nelly Alarma. Umaasa si Kapitana Edna Valenzuela na ang pag-uusap ng pulis at barangay ay makatutulong sa kapayapaan at maayos na pamumuhay ng kanyang mga kabarangay. Ito si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Danny Cruz, mula dyan sa Malabon. Samantala, lakuha naman natin ang ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Nagtap tayo ng update mula dyan sa Batangas, mula kay Marolete. Magandang hapon, Mar. Yes, magandang hapon. Umabot nga sa 700,000 litro ng diesel ang nakumpisnga ng Bureau of Customs sa pakipagtulungan ito ng PNP Maritime at sa kanilang kasamahan din na kung saan ay nagsilbing security
itong Philippine Coast Guard. Ayon din sa report ni Police Captain Benito Sidayaw ng PNP Maritime Batangas, ay kanilang sinubaybayan ito at makaraan nga ang ilang pag-validate ay nakumpirma nga na kung saan ay ito nga isang illegal, isang paihi na kung saan nga ay nasakote katulong nga itong kanilang mga kasamahan at lead unit na Bureau of Home. Sa ngayon ay ayon sa report ng BOC, naabutan ng kanilang team ang dalawang ton truck na nagsasali ng mga diesel sa nakadaong na MV Harmony Star, 30 metro lamang ang layo mula dito nga sa Dalampasigan. At kinilala rin ang kapitan ng barko na si Captain Ronnie Unguy, Ilus Trusano, 48 anyos at residente ng Santayan, Cebu City. Sa isinagawang initial fuel testing, mula nga sa isang truck ay lumalabas na walang nakalagay na required fuel marker na siyang labag nga sa proper procedure ng importasyon. Kaya ang naging resulta sa isinagawang fuel testing sa isa pang truck ay pending din sapagkat wala nga silang nakita na kung saan ay pagpapatunay na ito ay legal. Sapagkat walang nakita ang initial fuel testing nila ay walang nakitang required fuel marker. At pinuri ito ni Custom Commissioner Yogi Pilimon Ruiz, itong naging accomplishment ng kanyang team sa koordinasyon nga ng Philippine Coast Guard at ganun din ng BOC. Sa ngayon ay binabantayan na ang dalawang truck ng Philippine Coast Guard katulong ang Philippine National Maritime sa pangulan ni Police Captain Sidayaw. At nagpapasalamat nga ditong si Major Gonzales ng BOC sa kanilang nakuhang smuggle na mga kruto dito nga sa port sa Mapini, Batangas. At yan ang aking report mula rito sa lalawigan ng Batangas, Mar Leyte Laguna, at Simpilang Maito ng Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Mar Olete, mula dyan sa Batangas. Ngayon naman, dako tayo sa Bicolandia. May pag-uulat si Melvin Machado. Magandang hapon, Melvin. Magandang hapon. Naglaro na lang ngayon sa magiging 300 piso bawat kilo ang lokal na sibuyas sa Naga City People's Mall matapos itong sumirit hanggang 600 pesos ang bawat kilo sa nakaraang mga buwan at taon. Bihira pa naman dito ang imported na sibuyas sa naturang pamilihan. Mga itlog muna galing sa ilang poultry farm sa Camarines Sur ang ibinibenta ng ilang stall owners sa Naga City People's Mall dahil nagmahalumano ng konti ang presyo ng itlog mula sa Batangas na dati nilang kinukuha. Epekto umano ito ng mataas sa presyo ng petrolyo. Samantala, 40 pesos naman ang presyo ng kamatis na mula pa sa labas ng Kabikulan. Mas magiging mura ang presyo nito habang nahihinog. At kung talagang hinog na hinog na, ay ginagawa na lang na pantanim ng ilang nagtitinda ng murang kamatis. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Himpilang May Todong Lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat sa ating mga Ronda Patrol. Ayan. Pero bago ang lahat, syempre, meron pa tayong mga malalaking balita dyan, partner. Oo, partner. Ito, nagkasan ang sariling Valentine's gimmick, ang Philippine Postal Corporation. Sa pamamagitan nito ng Pada Love, magpadala kiligin ng mga in love. Service package particular ang signing kartero o singing kartero. Anong Pada Love? Padalove. Magpadala kiligin ma in love service package. Yes. Mga ano pala, parang courier something. Meron dito o singing kartero package na nagkakahalaga ng 2,500 pesos na kinabibilangan ng bouquet of flowers, greeting cards at dalawang kanta mula sa singing mailman. Gusto mo yun? Gusto mo yun? Diba? Ang express Padalove ay hindi lamang para sa Pinoy lovers kundi para ipromote ang DEMS o Domestic Express Mail Service ng Post Office at available hanggang February 15 sa Iloilo, Cagayan de Oro, City, Tuguegarao City, Cebu City at Davao City. Ah, wala pala sa Manila. Ay, sad. Pero huwag ka mag-alala kasi sa Manila, I Love City yan. Tinaguri ang Love City daw. As ayon sa isang survey. Diba? Akala ko nga, kasi akala ko may, sa New Manila, may something na mga parks na love themed. Mm-hmm. Wala pala. Manila pala, tinagurian mismo. Oo. Kaya sabi ko sa kanila, hindi pa kayo nakakapunta ng Quezon City. Bakit? Ano meron sa Quezon City? Kasi nandiyan lahat ng
nakapagmahal. Bakit? Nandun ka? Nandun siya. Taka, kisi kasi kami ng friend ko. Both? Feeling ko, doon yung mga mapagmahal. Mm-hmm. Pero Love City daw is Manila. Okay. Sa Manila kami nagkakilala ng friend ko eh. Ay, kaya pero pala Love City. Pero taga saan talaga yung friend mo? Taga dito talaga sa QC. QC ikaw? Oo. Eh ako, recently lang ako nandito, you know? Kasi yeah. I'm from Jariz. Pero originally, saan talagang Manila? Yeah, ikaw originally? Originally, Bicol. Oh, di ba? Yeah. Pero nagkikita ang mga tao, no? Di ba? Kasi what ako nag-aral eh, ng what college. What if hindi ka umalis ng Bicol? Tapos eh, di okay yun. di ba? Ibig sabihin talaga yung mga... teacher ako ngayon. Yung mga meant magkakilala, no? Nagkakakilala talaga sila. Oo. Kapag sinasabi nga nila, kapag para sa'yo daw isang tao, para sa'yo talaga. Pero pag hindi, mamaya natin pag-usapan niya sa trending ngayon. Correct. Pero ito na nga partner, sinabi ni Postmaster General Normal Fulgencio na pasok sa programa ang same day o next day delivery ng bulaklak, chocolates, cakes, stuffed toys. Taray naman no, iba't ibang ang tawag nito, iba't ibang paandar. Yung mga ganyan eh no. Yes, ayan. At iba pang regalo kasamang servisyo ng singing kartero para sa mahal sa buhay sa buong linggong pagdiriwang ng Valentine's Day. Amazing. Sinakakatuwa naman yung ganyan. May isa ka pang sinabi sa akin na yung partner, yung dyan mo na balita. Ah, ito partner, ito. Gusto mo siya. Patingin nga ako. Maganda-gandang balita. Kasi alam mo, for awareness yan. Uy, maganda to ah, para sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ng mga estudyante. Yes. Ito. Agarang pinatutugunan ng isang grupo sa gobyerno ang iniulat na pagtaas ng kaso ng suicide at iba pang concerns ng mga estudyante. Ito ay ayon sa Save the Children Philippines, kasunod ng nakakaalarmang mental health crisis na nangangailangan ng agarang whole community approach response. Sinabi ng grupo na dapat mag-develop at magpatupad ang Department of Education ng school-based mental health programs para matulungan ang mga estudyante na makaagapay sa stress na dulot ng mga epekto ng pandemya at iba pang usapin tulad ng gender-based violence at bullying. Hinimok din ng grupo ang DepEd na tiyaking mayroong sapat na school personnel na makapagbibigay ng suporta sa mga estudyante para naman tutukan ang kanilang psychosocial challenges at ma-refer kaagad kung kinakailangan sa kinaukulang professionals. Alam mo maganda to ha? Mm-mm. Tama yung sinasabi din nila na magkaroon ng programs or about mental health. Kasi sa panahon ngayon, yung kabataan natin, hindi na sila katulad ng ibang kabataan na ano, na sa eskwelahan, pag nagkamali, syempre talagang meron dyan, may times talaga na magagalit yung mga teacher, ganito ganyan, may ganito ganyan. So sila, ngayong panahon na to, iba na. Mm-mm. Iba na yung way nila ng pag-iisip, iba na agad na naapektuhan agad yung mental health nila. Correct. Maganda to, hindi lang para makapag-raise ng awareness sa mga estudyante at sa mga kabataan these days. Ha. Pero kasi yun nga eh, itong mental health, most of the time, misunderstood siya. Hindi natin pinapahalagan dahil akala natin, no, it's just a matter of pag-iisip. You're just thinking about nag-i-inarte it. Nag-iinarte ka lang. No, yun yung term, nag-iinarte ka lang. But mental health really is important. At depression really exists. Hindi siya kaaktehan. Hindi siya pag-overthink. Ako personally, hindi. Thank God, hindi ako kahit ano yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, hindi pa naman ako na-depress. Na-over. Nade-depress. Mm-hmm. Pero, di ba, kapag yung mga tao, kahit hindi mo iniisip kasi yung mga bagay na talagang pinoproblema mo, dumadating ka sa point na parang yun na lang yung napasok sa'yo, di ba? Tama ka dyan, partner. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan regarding dito sa mental health, pasadahan muna natin ang pagbabalita sa labas ng himpilan. Ronda, Provincia. Alamin natin ang balita mula ulit kay Ronald Idol Domingo sa Ilocos Norte. Magandang hapon, Ronald. Magandang hapon, kasamang Rashid, kasamang Mara. Kinonfirma ni Police Colonel Julio Soriben na PNP Provincial Director ng Lalawigan na matagumpay ang pagkaso ng isang senior citizen sa bahay ng Solsona, Ilocos Norte dahil sa kasong illegal recruiter. Ayon sa opisyal, naresto ito sa pamagitan na pinagsanib ng persa ng Provincial Special Enforcement Team, Solsona Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit,
Tourist Police Unit, 101st Mobile Company, at Regional Mobile Force Battalion 1, 144 Special Action Company at ng 14 Special Action Battalion. Nakilala itong akusado na si Elitorio Esposo Calieca, 87 years old, Duido, residente ng Barangay Santiago sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Napagalaman ang Elias Huarto Bares kung saan itinaga ito ni Honorable Judge Felipe C. Paking ng Regional Trial Court Branch 11 with criminal case number 3717-11. Nanapitsan pa ito noong July 1, 1988 na mayroong bail bond na 60,000 pesos para sa temporaryong kalayaan. Ayun pa sa opisyal na matapos ito'y maarestan, dinala kagad sa hospital for medical examination at pagkatapos pa rin ito ay dinala pa rin sa PNP for booking and documentation at inasan ito ibabalik sa court of origin. Ito si Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simple lang may tutulakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayan, maraming salamat sa ating Ronda reporter na si Ronald Idol Domingo. Pero bago yan, pasadahan muna natin ang ilang commercial ng ating himpilan. Sa oras na 3:46 ng hapon, magbabalik pa rin po ang Senyor Balita. Senyor Balita! At muling nagbabalik ang Senyor Balita. Kami pa rin ang inyong kasama at panadali ang humahalilig. Ako po, si Mara Valle. At ako naman po, si Rashid Locsin. Ayan, 10 minuto na lang bago pa mag-alas 4. Siyempre, mamaya, abangan nyo din ang mga balita talaga. Mm. Yan talaga, itatalakay yan isa-isa. Correcto. Yan talagang malaking balita at papasadahan yan. Mamaya lamang yan. Correct. Diba, partner? Ikaw ba, partner? Ano naman, dahil patapos na rin naman tayo. Mm-mm. Ano ba ang balak mo ngayong Valentine's maliban sa paglabas nyo ng friend mo? Stay at home. Parang gusto ko po umabsent. pag wala po ako sa February 14 sa mga listeners po natin, pag di nyo po narinig yung Mara Valle, ano po yan? Lumande. Nagdaman pag-date po yan. Nauna na doon. Opo, nandun na po ako. Baka magkita tayo. Ay, kayo yun. Opo, ako yun. Pasensya na po, umabsent ako eh. Pero hindi po. Pero isasama mo naman syempre. Kasama na sa iyong routine ang ating mga bebe logs. Ay, hindi. Hindi namin sasama. Syempre pag bebe tayo, bebe tayo. Iba yung bebe logs time. Bakit naman ganun? Okay, alam mo, ito partner ha. Ito magandang rin to. Wow, naging trending na agad. Mamaya po, abangan nyo yan ha. Yung trending namin. May pasabog kami ni partner. Actually, si partner yung may pasabog later. Pero yan, mamaya na yan. Mamaya na. Ito, pero alam nyo, dapat kapag ganyan, yung since Valentine's nga, dapat pag may kapag may family na kayo, may anak, dapat make sure na may time pa rin na kayong dalawa lang. Tama yan. Diba? Oo naman. Oo. Mamaya, ipag-uusapan natin yun sa trending. Alam nyo, medyo na kasi kami, nadadala na kami. Siyempre, malapit na kami mamaya, di ba? Konting oras na lang. Dalawang oras na lang. Pero yun nga, di ba? Hintayin nyo po yung mga malaki pa nating balita mamaya. Oo, susunod na kasi ang pasada balita. Yun na nga pala, balikan natin yung habang may oras pa tayo, partner. Yung pinag-uusapan nating mental health awareness. Maganda yung sinasabi na itong grupo na to, yung Save the Children. Kasi magandang i-establish to sa mga eskwelahan talaga una. Oo, kasi nandiyan yung mga bata. Diba? Oo, at mas ma-explain sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat gawin when it comes to mental health crisis. Sa paraan na hindi sapilitan. Yung kaya lang maintindihan ng bata. Yung hangganan lang ng kakayahan ng umintindi. Totoo, kasi doon sa mental health po, pag nandun ka na sa stage na na depressed talaga, na minsan kasi yung mga tao, hindi, lalo na mga kabataan ngayon, hindi talaga sila makikipag-usap sa hindi nila nalalabasan ng totoong saloobin nila. At saka pag hindi nila kilala, ganun din. Oo. Diba? Kaya nagpo-point yun dun sa punto na suicidal, diba? Pero alam mo, partner ha, sa palagay ko rin ha, ako, own opinion ko to, sa palagay ko yung mga ganyang seminars, mga pagtuturo about mental health and approaches, feeling ko dapat pati yung mga magulang ng bata. Totoo. Ino-orient din or may mga program
problema rin ganyan kasi naiintindihan ng bata, ma-interpret ng bata ano yung naiintindi, ay yung ano yung nararamdaman nila. Pero at the same time, the parents should also understand kung paano ba dapat i-approach yung mga gantong pangyayari. Totoo. Yung mga gantong sitwasyon, di ba? Kasi di ba, parang ang lumalabas kasi pag ganitong pinag-uusapan yung mental health, sinasabi ng ibang magulang na hindi nila maintindihan kung ano pinagdaraanan ng anak nila. Paano magagawin ko dito? Oo. Ano ba kung paano kung paano yung approach, syempre. Kasi pag lalo na pag hindi close yung mga anak doon sa mga magulang, nagkakaroon talaga ng gap barrier, correct, diba? May barrier 'yan, may talagang gap sila sa isa't isa. Kaya hindi rin nila agad-agad na-express yung sarili nila lalo na doon sa mga magulang, correct, nila, 'di ba? Oh. Kasi hindi nila maiintindihan kung paano ano dapat gawin, ganito ganyan. Paano nila i-interpret yung sa loob yung nila anxiety, yung depressed, yung mental health problem, 'di ba? Kaya dapat din nagsisimula din talaga 'yan sa mismong sa bahay nila. Kaya dapat po yung mga magulang, ito lang naman advice lang naman, pero kung hindi niyo naman i-take, okay lang din. Yan. Parang advice ko na lang din sa mga magulang, parang hayaan nyo yung mga anak nyo na mag-open lang sa inyo. Parang open lang kayo. Parang best friends lang kayo. Sa mga anak naman, partner. Oo. Oo, may mga times na magagalit talaga yung magulang natin. Oo, diba? Pero nating dibdibin. At the end of the day, yung mga magulang natin, hindi ang, tayo sila lang yung pababayaan. Correct. Oo. Diba? Yun yung pinakamagandang ano dyan eh. Yung pinakamagandang remedyo. Oo, remedyo. Oo, solusyon. Alam mo, nalulutang na ako. Oo, puro ako pala. Kaya nga eh. Nare-ready mo ba sila para sa 6 hindi seven. Naman, hindi naman. Oh. Pero anyway, ayan, inabutan na tayo ng oras, partner. Oo, bago pa tayo magpaalam sa kanila, syempre, yes, pasasalamatan muna natin mga nakaagapay natin sa impilan. Syempre, sa pangunguna yan, ni Engineer June Aguba. Ayan, maraming maraming salamat. At kay Engineer Jeric Barreto sa ating nagbibimix dyan, na nag-screenshot dyan. Nakatingin na kami, ha? Ayan at, andyan din ang ating writer, syempre nandyan tayo, andyan din si Jen Patrolya, ang ating social media na si Kim Gomez at Elaine de Malanta, andyan din si Jessa Barameda, at ito may special to ha, may miss talaga to, Miss James de Jesus. Yes, James mo. Correct. Ayan, pero wag po kayong aalis ha, antabayanan nyo po ang mga malalaking balita kasama si Ms. Marupati Sarne, dyan yan sa Pasada Balita. Bukas po ulit, samahan nyo kami ni partner sa newscast if ever na kami, yes, uupo, ha? Yan, pero alas 4 hanggang alas 5. Samahan nyo si senyor. Oo, bukas. Pag ano, nandito na si senyor. Sa mga nag-aaral po kay senyor, ha? May emergency lang po siya. Pero tingnan natin bukas kung nandito na siya, okay? Siyempre, susunod na ang Pasada Balita kasama si Miss Marupahati Sarne. Muli kami ang inyong nakasama at laging kasama. Ako po si Mara Valle, nagbabalita ng tama. At ako naman po si Rashid Locsin, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!